Mas madali. Ito. Ayan, tatawag ko na. Lumabigan. Tingnan natin kung see, balik yung halupa dyan. Ayan natin ating bulb ng dahlia. Oh, ayan. Kita nyo ka ba yan? Ito, may bug na naman siya. Ayan. Oh, meron ulit. Ang marami tayong maha-harvest ng mga bulbs. Then ito, kailangan i-air dry lang siya. Huwag siyang mabasa. Para hindi siya mabulok. Para sa summer, pwede na naman natin itanim. Balik sa paso. So, ito siya, kabayan. Para siyang kamote. Ayan. Umami siya. So, ibig sabihin, marami tayong dahlia next year. First time ko ulit magtanim. Ito, trial and error kasi nang tayo sanay magtanim ng mga halaman dito na ang weather iba. Katulad sa atin, dalawang season lang siya. Summer tsaka rainy season dito. Apat na season kasi. Parang ngayon, fall ngayon, fall season. So, ang susunod, spring. Pagkatapos ng spring, summer. Yun ang pinakamaganda sa summer dito. Ang spring, pag spring naman, lahat ng mga bulaklak, magsisilabasan yan. Pwede ka na rin mag-start magtanim yung mga halaman. So, ito siya ngayon, kabayan, mga kababayan. Ito, marami tayong nakuha. Ito siya. Marami-rami din. Kasi ilang isang kwan lang ito. Isang paso. So, ito na siya. Ito siya, mga kababayan. Dumami siya. Bilangin natin kung ilang ng bulbs. Ito. Isang puno, apat siya. Tapos yung uno natin nakuha kanina, ito, tatlo, pito, walo, siyang sampo. So ito, sampo tayo dito. Tapos ito pa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. So meron tayong 23 bulbs ng dahlia sa isang paso. So yan siya, ito yung paso na pinagtanggalan natin. So ang susunod natin gagawin, yung pangalawang paso. So cut muna natin tong mga ito siya. Cut natin to. Ayan. Cut muna natin sila.
parang sasayangan naman ako nito. Ang buhay pa. Tanggalin na naman natin ang ating mga dry leaves. Kasi sayang kasi ng ating. Mahal-mahal kasi ng lupa dito. Bibili ka ng garden soil. Kasi na bibili ka, gumawa ka nila ng sarili mo. Compost. Parang lang nasa atin ka lang sa Pilipinas ba? Gagastos pa. Kung kaya naman natin gumawa ng sariling compost, why not? Gawa tayo. Ito yung mga nilagay ko ulit, mga talbusan ng mga kamote, mas palat ng saging. So, eto siya. Eto na. Ilang puno, isa, dalawa, tatlo. Except itong mga parang buhay pa. Pero siguro. Ayan. Oh, ayan, mga kabayan. Nakikita nyo to, ito. Ito, isang bulb na siya. May bulb na siya agad. Yan, kinamay na. Kamayin ang lupa. Ay, ito yung dati kong tinanim. Nabulok siya. So, tataob ko na lang siguro ito. Mas mabilis tayo. Yan. Taob ko siya ulit. Ayan. Taob natin. Ayan. Taob natin. Ayan siya. There we go. Ayan. Taob na natin. Ito yung isang paso. Isang paso siya. Tingnan natin. Kasi ito, itong ilalim nito, may mga stones. Kasi maganda rin pag may mga stones. Palik-palik. So, maitim na tong lupa na to. Mga binili ko lang, sako lang. Then, o yun, nakikita nyo ka ba? Ayan, earthworm. Marami dito. Ginawa ko dati. Habang pag-garden ako dati. Pag may makita akong earthworm, kinukuha ko yan. Lalagay ko sa paso. Kasi malaking tulong ito sa lupa. Ayun lang siyang magubuhay. O, ayan. Ilan kayang kuwan ito, ha? Bulbs. Kukuha natin dito.
Yung isa, 23. Oh, ito ang tanggal ko yung isa. So, magiging okay pa to. Tignan natin. Oh, nabulok na ito. Nabulok. Ito yung original na bulb na naitanim. Ito kailangan pong linisang mabuti. At air dry lang siya. Next year. Kasi ito mabilis lang siguro maparami. Ayan siya. Ito pa itong sila dito. Ito. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. So, ito na mga kabayan, ang ating bow. Ito para makita nyo, lagay ko dito. Ayan siya. Ang unang paso. Ito ang unang paso. Mas marami. Mas marami siyang bulbs. Yan yung 23 bulbs. Ito, hindi ko nabinilang. Ito. Ito. Ito yung pangalawang paso. Yeah, dinisang una lang siya. So, update ko kayo. Hanggang malinisan natin yan. At kung paano natin siya i-store para hindi siya masira. Ngayong fall, winter, winter. Kasi ito, patatanim lang natin ito sa summer. Hanggang sa muli mga kabayan. Huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ingat po kayo. Salamat.